Hello po mga kamisteryos ko out there. Malambing naman oh. May bago kasi tayong channel. At patungkol ito sa mga true crime or mga misteryo ng pagkamatay ng mga kilala at hindi kilalang tao sa buong mundo. Ang pangalan ng bago nating channel ay Kamisteryo Murder Collections. Sana naman magpahanggang sa new channel po natin ay masuportahan niyo po ako. So, road to 1,000 subscribers po tayo ha. Maraming salamat po. At umpisa na natin ang kwento. Magandang gabi po sa iyo, Kamisteryo. Pakitago na lamang po ako sa pangalang Chris. Ako po ay laking Manila, pero lahing Mangyan po ang lahi namin. Mula kay Papa at pati na rin kay Mama dahil kapwa sila ay nagkakilala sa Marinduque. Well, si Papa mismo ang nagsabi sa akin na ilan sa mga lahi na matatagpuan sa Marinduque ay ang mga Mangyan. At yun ang aming lahing pinagmulan. Proud Mangyan ako, Kamisteryo, at tuwang-tuwa ako na may kinikilala kami na pinagmulan. So ayun na nga, nabanggit na natin ang Marinduque. Unang beses ako na makakapagbakasyon sa lugar na sinilangan ng aking mga magulang. Sa Roro pa lamang ay masasabi ko na sobrang ganda malamang ng Marinduque. At karagatan pa lamang na nakapaligid dito ay napakaganda at yaman na. Ako, si Papa at si Mama ang magbabakasyon kina Lola sa isang baryo na di ko nababanggitin kung saan mismo sa Marinduque. Napakaganda at preskong presko ang kapaligiran dahil sa mga malalaking kapunuan na pinananatiling namumuhay doon. Nakarating na kami sa baybayin ng Marinduque at nagumpisa na muling sumakay sa van na maghahatid sa amin door to door. Marami kami at siksikan sa loob kaya may kamurahan ng per head ng paghahatid. Sulit na yon at door to door naman din ang hatiran. Magmula sa gate ng subdivision namin sa Marikina, susunduin kami ng van papuntang port ng Batangas, sasakay sa Roro, at muling sasakay sa van pagdaong sa port ng Marinduque. At syempre, ihatid sa mismong kanto o pintuan pa nga ng bahay ninyo kung sa tapat ng kalsada lamang kayo naninirahan. At ito ay for only 2,000 pesos per head. Papunta pa lang yun ha. Iba pa ang pauwi, pero para sa akin ay sulit na yun, Kamisteryo, at no hassle na rin. Tapos may makakatabi ka pa na super cutie na chicks sa upuan ng van. Sulit na talaga ang biyahe. Nang makarating na nga kami sa bahay nila Lolo at Lola, ay talagang napahanga ako sa ganda nito. Isa pala itong modern bahay kubo. Sobrang relaxing, kahit sa mata pa lamang. Agad kaming nananghalian habang masarap na nagkukwentuhan. Tanghalian na kasi nang kami ay makarating. Pagkatapos nga nito, ay lumabas kami para manguha ng buko, para mainom at para kumuha na rin ng niyog na gagamitin para sa ulam na igagata mamayang gabi. Oh, ilag ha? Baka mabagsakan kayo dyan. Eto, malauhog to. Oh, yung gusto dyan, oh. Eto. Oh, ilag lang dyan ha. Tamaan kayo sa ulo nito. Komatos kayo. Oh, eto pa, oh. Pagkatapos nga ng masayang oras na iyon, ay nagpa siya na kaming umuwi sa bahay. Pagkarating nga sa bahay, ay nagsiesta muna kami sa isang kwarto dahil sa sobrang pagod na rin mula pa sa biyahe. Pero maya-maya pa nga ay nanaginip ako ng napaka-weirdong panaginip kung saan may isang napakagandang babae raw ang naging nobya ko. At maglalapat daw ang aming mga labi. Pero biglang nahirapan akong huminga at nagdilim ang kapaligiran. At bigla na lamang akong nagising. Hindi naman mainit at
Stress ko naman. At lalong may electric pa naman sa kwartong yon. Pero pawis na din pala ako ng mga sandaling iyon. Napansin ko na madilim na pala ang paligid. Alas 6:30 na pala. Isa po yan sa dalawang naranasan ko na kakaiba habang nandoroon kami sa Marinduque. At ang pangalawa ay nangyari 2 days bago kami tuluyan na umuwi pa Maynila. At yun rin po ang naging dahilan upang hindi na namin hintayin pa na matapos ang 2 araw pa. Maganda naman doon sa Manila, kaso masyadong maingay. Pero ganun pa man, maraming mga magandang puntahan. Maski pagulping ganda ng Maynila ay hindi ko ipagpapalit ang Marinduque. Buting at nakapasyal ka din sa atin ay. Hindi ko palalagpasin to. Gabi nangyari ang karanasan kong ito. 2 araw bago ang napipintong pag-uwi namin sa Maynila. Nasa labas kami ng modern bahay kubo nila Lola ng mga oras na iyon. At sa pagkakaalala ko ay mga nasa alas 7 na iyon ng gabi. May lumapit sa amin na isang napakagandang binibini na may dalang basket na sa kalaunan ay nalaman namin na dinaing na isda pala ang laman nito. Habang ang pinsan ko naman na si Ralph ay tila ba di nagandahan sa chicks na lumapit sa amin at sige lang ang kaka-cellphone nito. Sa isip-isip ko ay marahil sanay na siya sa babaeng naglalako na ito at di na bago sa paningin niya. Dahil masarap ang daing na bangus ipares sa sinangag na kanin at kaping barako ay napabili ako. Pero dahil na rin maganda din kasi ang yung naglalako. Ang po. Eto po, baka gusto nyo ulam nyo para mamaya. Dinaing na isda. Kami pa po mismo ni nanay ang gumawa man din niyan. Ay, kung inyong matitikman. Oh, talaga ba? Eh, talagang gulping sarap po mukhang niyan. Mukhang masarap eh. Bili naman din o. Sure naman po, talaga ako. Ayan, masarap 103. Yan. 103. Halos. Bah. Isang buong araw na masarap yan sa sinangag sa suka. Tapos sa kaping brako. Pagkatapos nga ay umalis na rin ang binibining naglalako. Nihalos ayoko pa nga na mawala siya sa paningin ko habang papalayo na itong naglalakad. Uy Chris, last ng trip mo doon sa matandang bae ha. Ano yun, gusto mo ba ligawan yun? Ano, nabubulag na ba yung mata mo? Maya-maya pa nga ay ipinasok na namin ang pinsan ko ang binili kong isda para maibigay ko kay Lola at siya na ang bahala kung anong dapat niyang gawin doon. Napatanong naman si Lola. Ay, gabi na. Sino man ding magalako pa ng paninda maliban sa magbabalot. So yung mga interesado ko at solid kamisteryo na gustong matawag na kamisterific maharligans, pakisuyo lamang po na tignan nyo po yung ating mga perks dito sa ating channel at kapag nagustuhan nyo po yung mga perks na yun, sana po ay huwag po kayong magdalawang isip na sumali at maging miyembro ng ating channel at matawag na Kamisterific Maharligans. Dako naman po tayo sa ating shoutout, promotion at announcement session. Shoutout po sa ating magigiting na VIP members o yung mga tinatawag kong Kamisterific Maharligans. At shoutout na din po sa ating first 20 lucky commenters for shoutout or promotion na sina First 20 comments na lamang po ang aking i-acknowledge for shoutout and promotion. At di nakatulad noon na halos inaabot ng 100 tao ang nasa-shoutout. Nauuwi lamang po kasi minsan sa shoutout ang video. Ang nangyayari mas mahaba pa yung shoutout session kesa sa ating story
o animation. At ganun pa rin po ang rule. Pakisuyong sa pinaka-updated na video or upload po tayo mag-comment for shoutout or promotion. Doon po sa nakapin na comment sa ating comment section. Napakadali lamang pong makita niyan. Open nyo lamang po ang comment section ng pinakabagong upload na story at nasa pinakaunahan po ninyo makikita yung pinned comment. Ang mga pa-shoutout na nasa pinned comment ng lumang uploads at mga pa-shoutout na wala sa pinned comment ng pinakabagong upload na video ay hindi po natin i-acknowledge. Mahirap po ang maghagilap ng mga pa-shoutout na nagkalat sa napakarami nating mga videos. Kaya mas napakadali po kung ang lahat ng pa-shoutout at promote para sa kada susunod na upload ay nasa iisang lugar lamang at sama-sama. No hassle naman po siguro kung susunod po tayo sa ating protocol for shoutout at promotion. Maraming salamat po sa pag-unawa, aking mga kamisteryos. At hanggang sa susunod na mga kwento.